Hello po! Welcome po sa ating YouTube channel. Ang gagawin po natin ngayon ay i-convert po natin ang fraction to lowest term. Kasi nga po, ang teacher po namin ay may pinapagawa daw pong assignment tungkol daw po sa pagko-convert po para maging lowest term ang isang fraction. Ngayon po, ituturo ko po ngayon sa inyo kung paano po i-convert po sa lowest term ang isang fraction. Ina-upload ko po ito dahil po para po matuto po kayo mag lowest term. Ipalitan ng lowest term ang isang fraction. Ito po ang halimbawa ng ating fraction. Siya po ay 4 over 7. Ngayon po, para po malaman po natin kung siya po ay lowest term o simplest form, gagamitin po natin ang listing method. Ngayon po, ang listing method po, gagamitin po siya para po malaman po natin kung ano po yung mga factor ng 4 pati po yung 7. Parang ito po siya, 4. Factors po ng 4, 1, 2, at 4. Factors naman po ng 7, 1, at 7. Ngayon po, ito lang po yung pinaka common factor niya po. 1 lang po. So, ang common factor na po to, wala po siya ibang common factor. Maliban na po sa 1. Kaya, ang 1 po, ang magiging GCF. Lagay po natin. Ngayon po, ang gagawin po natin, i-divide po natin yung 4, pati po yung 7, sa 1. Ngayon po, 4 divided by 1 equals 4. 7 divided by 1 equals 7. So, ito po yung pinakasagot niya po. Lowest term na po ang fraction. Isa pa pong halimbawa. 3 over 11. Ngayon po, para po malaman po natin kung siya po ay lowest term o hindi, gagamitin ulit po natin ang listing method. Ang factors po ng 3, 1 at 3. Nabusan na tinta ng marker. Factors naman po ng 11, 1 at 11. So makikita po natin, ang pinaka-common factor niya lang po ang 1. So ang 1 po ang magiging pinaka-GCF po na itong dalawa. Ang next naman po natin na gagawin, sulat po natin yung fraction. Tapos, i-divide po natin. 3 divided by 1, 11 divided by 1. So, 3 divided by 1 equals 3. 11 divided by 1 equals 11. So, magkapareho pa rin po ang sagot po na ito dito po sa fraction na po to. Kaya, lowest term po tong fraction na to. 3 over 11. Ito naman po ang pangatlo nating example. 9 over 12. Ngayon po, para po malaman natin kung lowest term po siya o hindi, gagamitin ulit po natin yung listing method. Ang factors po ng 9, 1, 3, at 9. Factors naman po ng 12, 1, 2, 3, 4, 6, at 12. Ngayon po, para malaman po natin, titingnan po natin kung may mga common factors po siya. 1. Ito, common factors. Pati po ang 3. Ngayon po, ang GCF po na ito, ng 9 at 12, ayan, 3. 3 po ang pinaka-GCF niya po. Ngayon po, isusulat po natin yung fraction. 9 over 12. Tapos, i-divide po siya sa 3. Lahat po, 9 divided by 3, tapos 12 divided by 3. 9 divided by
3 equals 3. 12 divided by 3 equals 12 divided by 3 equals 4. So, ang pinaka-lowest term po ng 9 over 12 ay 3 over 4. Next example po natin ay 10 over 18. So, paano po natin malalaman kung siya po ay lowest term o hindi? Kagamitin po natin ang listing method. Ngayon po, ang factors po ng 10 ay 1, 2, 5, at 10. Ang factors naman po ng 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ngayon po, titingnan po natin kung ano po ang mga common factors po nitong 10 at 18. Common factors po ng 10 at 18 ay 1 at 2. So, mas mataas po dyan ang 2, kaya ang 2 po ay ang GCF o greatest common factor. Ngayon po, ang gagawin po natin, isusulat po ang 10 over 18. Tapos, i-divide po natin siya sa GCF. 10 divided by 2 equals 5. 18 divided by 2 equals 9. So, ang pinaka-lowest term po ng 10 over 18 ay 5 over 9. So, yun lang po. Sana po maintindihan niyo po at matutunan niyo po ang aking channel tungkol po sa pagkuha po ng lowest term sa mga fraction. Kung nagustuhan niyo po itong video po na ito o natuto po kayo, pakisubscribe na po yung channel ko po. At kung may tanong po kayo, pakilagay lang po sa comment section sa baba po. Paalam! Tungkol po sa pagpalit ng lowest term ganun po sa isang fraction. Ako niyo po. Kasi po, ang video po namin ay one time. Oh.